Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Bob De Luna. Hallelujah. At tayong lahat, mga minamahal ko, ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildis Rod Almeda, ang iyong huling propeta sa aming kapanahunan. Narito po kami, O Diyos, lubos na nagpapasalamat sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pakikinig ng iyong banal na salita, dalangin po namin, O Diyos, bago po ang lahat, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Lubos mo kami patawarin, mahal na Panginoon, ikaw po ang maglangis ng iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sama sa amin naming sinasaway, pinapalayas ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons, o binranses, doubts, and unbeliefs, cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, evangelist, Wildis Rod Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and treasure the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almeda family, a pleasant afternoon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo, all saints of God, all over the world, especially po dyan po sa Indiana, USA, ating beloved beloved Ted, beloved Minister Luke Smith and the family, maging dyan po sa San Francisco, California, ating beloved Minister Wilde James Almeda Jr., beloved Thini, and the whole family, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat ng ating live webcast viewers, sa lahat po nating mga bisita na narito sa lugar na ito, pinagpalang lubos, the powerhouse of our loving God, isang mapagpalang hapon po and welcome to the royal family of God. Sa panahon po ngayon, marami po ang nahihintatakutan. This is reality, mga minamahal ko, na kung saan ang mga nakalipas na buwan ay nag-test na po ang North Korea ng tinatawag na Intercontinental Ballistic Missiles, mga minamahal ko. Ngunit nitong nakalipas na mga ilang araw, maging ang Russia po ay tinesting na po nila. Yung isa po sa ICBM nila, mga minamahal ko, ito may nuclear warhead, mga minamahal ko, na kung saan sinubukan nila sa isang isla mismo nila. At mga minamahal, talaga pong no man's land ang resulta, mga minamahal. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, let's prepare na ang pangako ng Diyos, tayo'y mga tunay na anak niya. Hindi nga tayo pababayaan. Sabi ng banal na kasulatan, huwag tayo matakot sa mga kapanahunan ngayon, mga minamahal ko, dahil alam natin ang Diyos ay kasama natin. Lahat magsabing, praise the Lord. Atin po mababasa, mga minamahal ko, dito from the book of Matthew, chapter 10, verse 28. Amen. The Gospel of Matthew, chapter 10, verse 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Ito po sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 10, talatang 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapapuksa sa kaluluwa at sa katawan at sa impyerno. Impyerno. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, nangungusap ang ating dakilang Diyos na buhay. Huwag tayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Marami po ngayon talaga ang talagang namamatay. Walang espiritu ng Diyos. Yun ang nakakaawa. Patay na ang katawan mo. Mamamatay ka, yung katawan mo,
pabalik ng lupa, alabok, pagkatapos yung kaluluwa mo pa, itapon doon sa impyerno, mga minamahal ko. Yan po ay gawa ni Satanas, na kung saan tinutukso ang bawat isa. Sa ngayon, mga minamahal ko, mga malalakas na bansa, ang nais nila, gamitin na lahat ng mga gerang pangtigma na kikitil ng maraming tao. Ngunit sinabi po ng banal na kasulatan, huwag kayong matakot sa kanila. Sabi po ng banal na kasulatan, datapwat, mga mima, ang katakutan natin, mga yung hindi, yung bagkos, ang katakutan natin, yung mga makapupok sa ng kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Kaya nga, ang ating dakilang Diyos, naglagay siya at nagsabi sa banal na kasulatan, mga mima, a blessing if you will obey the commandment, the commandments of the Lord thy God, and it will be a curse. Dalawa lang naman po ang pagpipilian, mga minamahal ko. Ngunit tayo po ay anak ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Tayo masunurin, mga minamahal ko. Kaya tungkulin natin, ibahagi din dun sa iba na ang ating pinakamamahal na Panginoon, He is a consuming fire. Pagkatapos na tubusin tayo sa ating mga pagkakasala, ngunit ayaw naman natin, gagawin natin yung gusto natin, mga minamahal ko, na yun ay udyok ng kaaway, hindi nalulugod ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, merong kaparusahan. From the book of 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9. Amen. The second book of the Thessalonians chapter 1, verses 8 and 9. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Dito po sa ikalawang Tesalonika kapitulo 1, versikulo 8 at 9, na maghihiganti sa kanila na nagsisikilanga sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa nagniningas na apoy na maghihigante sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Wala pong maikakatwiran ng tao sa buong mundo. Hanggang kasalukuyan, mga mga pag napanood mo ang preaching ng ating dearly beloved pastor, sabi nga, preaching lahat po ng panahon of all times ito. Mauunawaan mo ang mensahe ng propeta ng Diyos na ipinanintulot ang mga bagay na ito, mga minamahal ko, upang ang tao ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, He's a jealous God. Pagka hindi mo sinunod ang propeta, ang sabi ng banal na kasulatan, ang hindi sumunod sa propetang yon ay pupuksain, mga minamahal ko. Ngunit ikaw, ako, tayong lahat na tinawag dito, mga minamahal ko, masunurin tayo sa ating magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi mapigilan yung mga buhay na patotoo kung paano ang Diyos kumikilos sa bawat isa sa atin. Wala na tayong problema. Pagdating sa karamdaman, siya ang nagpapagaling. Wala ka ng problema sa iyong pangangailangan. Ngayon po, pinag-uusapan, mga minamahal ko, sa lahat ng mga bilihin ngayon, groceries, sabay-sabay pong tumaas. Yan ang problema. Pero sa atin, wala tayong problema dyan dahil anak tayo ng Diyos. Ang mahalaga, tumaas ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, nakakapag-ayuno pa tayo. Lumalakas ang ating kaluluwa, mga minamahal ko. So wala tayong katatakutan dahil malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mas distraction ang ginagawa ngayon ng Diablo. Ngunit kung makikiayon ka sa huling panahon na ito, sa gawa at tukso ng Diablo, mga minamahal ko, ikaw na ang pinakamiserableng tao.
Ngunit dito po ang sabi po, siyang tatanggap, ito yung walang hanggang kaparusahan. Nagniningas na apoy, mga minamahal ko, mula sa harapan ng ating dakilang Diyos. Na dahil dito, mga minamahal ko, ang sabi po, na siyang tatanggap ng kaparusahan, walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulatian ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, totoo ang salita ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Totoo po na merong walang hanggang kapahamakan. Kaya ganun na lang isinapuso, isinagawa at patuloy na ipinapanalangin, ipinag-aayuno ang bawat kaluluwa sa huling panahon na sa panalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of God, marami po ang nabubuksan ang pangunawa sa magitan po ng social media. Nanonood ng ating mga live webcast, mga minamahal ko, gumagaling, mga minamahal ko. May kapangyarihan, mga minamahal ko, na ang bawat isa na tawagin sa ministeryong ito sa anumang kaparaanan. Open po, marami pong sunod-sunod na mga krusada. Ang purpose niyan, mga minamahal, higit pa ito sa bomba na gagamitin pamatay. Ito'y makapangyarihang salita ng Diyos upang bumuhay, upang marami pang makikilala sa ating mahal na Panginoon habang tayo'y naghahanda ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Kaya bigyan natin ng kahalagahan, maging sa mga dati ng mananampalataya, mga minamahal ko, never give up. Walang bibitaw, mga minamahal ko. Fight a good fight of faith, mga minamahal. Ito na lang ang ating paraan upang masumpungan natin, makasiguro tayo na meron tunay na kalalagyan, tunay na tahanan doon sa mansyon sa langit na doon ay pagpapalain tayo. Ano ngayon ang preparation na ginagawa ng mga malalakas na bansa? Mga minamahal, papailalim ang bahay nila. Yan tinatawag na doomsday bunker. Ayun, nagsipaganda na sila. Ayaw magsilabas, nandun lang sila sa ilalim. Pindot lang ng pindot. Ayun, dami namatay. Pindutin uli. Mga minamahal ko, ngunit tayo po, we are fighting the wiles of the devils. Alam kong may magagawa tayo through the prayer na ating beloved pastor. Sa bawat pagluha mo, sa pag-aayuno mo at pagsasakripisyo, madamay din sila sa pagpapala ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord! Everlasting destruction ang darating. Ngunit sa atin naman, tayo'y anak ng Diyos, everlasting life sa, mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga mga narito, ito'y precious promises ng Diyos. Dito pala sa mundo, talagang nandun ang pagpapala. Kaya tama po ang deklarasyon ng ating minamahal at ginagalang ng pastor. Pag ikaw ay naglilingkod ng tapat sa ating mahal na Panginoon, mundo pa lang ay para ka nang nasa langit. Lahat magsabing praise the Lord. Bakit? Kung ano ang kalagan mo dito sa mundo, kakalagan mo, we have the authority. Ganon din sa langit, mga mga ko. Yan ay pangako ng Diyos. Ibig sabihin, kahit isang pulgada, hindi dapat natin atrasan ng Diablo. Labanan natin na may katapangan, mga minamahal ko, dahil ang Diyos, niminsan, hindi niya tayo pababayaan maliban na nag-alinlangan ka o nanlamig ka. No, mga minamahal ko, lalo kang magpakatatag, magpakainit sa huling panahon na ito dahil alam natin ito yung laban ng spiritual. Kung merong gera na gaganap, this is spiritual battle. Agawin natin ang marami pang kaluluwa at ilapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos. Dito po sa 2 Peter chapter 1 verse 4 atin pong basahin. The second book of Peter chapter 1 verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 1, ang talata ay 4. Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahalaga at napakadakilang pangako
upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakamtan sa o nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masama o masamang pita. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang nais ng Diyos ang bawat isa sa atin ay huwag mapahamak. Ang nais ng Diyos tayo'y magkamit ng kaligtasan. Ang sabi po na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang ang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Totoo po, nasa kadiliman na ang mundo nating kinagagalawan. Yung mga tinawag sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, nasa atin ang liwanag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Totoo po ang pangako ng Diyos. Kaya nga sabi niya, fear not my child. Dahil ang pangako niya, lahat, kung isuko mo ang buhay mo, maglingkod ka ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakadakilang pangako ang kanyang ipagkakaloob sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Last Monday po, isa pong birthday blessing. 1 year old na isang British na bata po. Nandun po, at natutuwa po ako, 1 year and 9 months ago, ang ating beloved sister, isang Pilipina, namumroblema. 45 years old na ako ninong, papano ito? Hindi na yata ako magbuntis. Pwede bang kumuha na lang ng ampun? Pwede naman dahil pag-ibig tayo. Pero huwag mo naman maliitin ang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Let's pray. Propeta ng Diyos ang nananalangin sa atin. Pakikinggan tayo ng Diyos. Sumabay ka sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Totoo po. Ayun, meron na silang baby. 1 year old na po. At yung okasyon na yan, mga minamahal ko, last Monday, natutuwa ako dahil maya-maya may pumasok na isang kapatiran po. Siya po yung grabe ang kanyang sakit. Nasa ospital, nasa ICU, lahat ng tubo nasa kanya na isa po siya sa biktima ng COVID-19. Lahat ng kasabayan niya, patay. Ngunit, sa magitan po ng messenger, nagkaroon po ng pag-uusap at pangangaral, counseling through the prayer ng ating dearly beloved pastor. Sa pangalan ni Jesus, ang ipanalangin natin, makalabas ka sa ospital. Sa pangalan ni Jesus, talaga hindi makapagsalita, mamamatay na po eh. Pero ang Diyos natin mahabagin. With the whole family, nag-in one accord sila. Ipinadala kagad ang picture ni Lehans po, ng ating beloved minister. Hallelujah. Ipinalehans ko po sa ating beloved minister June. Sila po ay extension ng propeta ng Diyos. After 3 days, nabuhay. Lahat magsabing praise the Lord. Tinanggal lahat yung mga gadget. Nabuhay siya nung sinwab test. Negative. Kung kayo nakasaksi sa ganun, hindi face to face, pero nagkita kami nung Monday, mga minamahal, ang sabi niya, Kuya, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At hindi po natapos, the best Monday na naganap sa akin, mga minamahal ko, pagkatapos noon, Kuya, takbo tayo doon sa pastoral, may nalaglag na bata, 14 years old, dinala sa pastoral. Pag nakita mo po, pag mahina ang faith mo, huwag ka na lang humarap. Mga minamahal, nalaglag sa napakataas na mangga. Ang daming sugat. Pero china-challenge ko. Wala yan. Pagsubok lang yan. Ipinanunumbalik lang kayo ng ating mahal na Panginoon, maglingkod ng buong katapatan. Yun ang katangian ng mga tunay na Kristiyano. Hindi sila kagad tatakbo sa ospital, bagkos doon sa powerhouse, mga minamahal ko, sa pangunang panalangin ng ating dearly beloved pastor. Siyempre, pag mahina ka, laksan mo ang loob mo, i-challenge mo. May tama sa ulo, pati sa kaliwa, sa likod,
eh lahat ng parte ng katawan, ngunit sa Diyos walang imposible. Pagkatapos, tuloy-tuloy ang pagpupuri nila ng ipatong ang kamay sa may sakit. Nangako sila, magpapagamit na ako sa mahal na Panginoon. Kami po ay magpapakainit na sa paglilingkod. Sabi ng ating mahal na Panginoon, "Fear not, my child. Huwag kang matakot. Sa pangalan ni Jesus, totoo po." Iniyatid namin sa kanilang tahanan. We must care for our beloved brethren, mga binabang. Laking gulat ko. Last Wednesday, nakadala na po sila, buong pamilya. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga mga minamahal, yung mga dakilang pangako ng Diyos, mga minamahal ko, pag makita mo, kaya nga ngayon, face to face tayo. Hindi yung sa magitan ng social media, kaya yung mga krusada, kung saan kailangan po tayong face to face, harapin natin ang katotohanan na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos, na pag nanalangin tayo sa may sakit, through the prayer of our dearly beloved pastor, nagsisigaling. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa huling panahon, sa kahabagan ng Diyos, ipresenta natin ang ating katawang ito na banal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, mangako tayo at isagawa natin upang malugod ang ating pinakamamahal na Panginoon upang ikaw ay ariing tunay na anak, mga minamahal ko. From the book of Romans, chapter 12, verse 1. Amen. Praise the Lord. Atin pong basahin. The book of Romans, chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito po sa mga taga-Roma, kabanatang 12, talatang 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong makatawan na isang haing buhay, banal na kaya sa Diyos na siya ninyong katampatan pagsamba. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang kalalagyan mo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hindi po nagkulang ating mga magulang sa Panginoon, maging ang dearly beloved children, mga minamahal ko. Kumpleto ang pangangaral. Ang kailangan lang yung pagsunod, mga minamahal ko. Hindi na po tayo yung dati na sa reliyon nagkukunwari lamang dito, totoo, maging seryoso ang bawat isa, mga minamahal ko, na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kabanalan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos ay napakahalaga. At ito'y magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos kung masunod pala natin ang kalooban ng Diyos na tayo'y tinawag na banal. Ang tumawag sa atin ay banal na Diyos. At ang kalalagyan mo ay ang banal na lugar, ang langit, ito'y para sa mga banal, mga minamahal ko. Kaya wala tayong ibang paraan kundi panindigan natin na tayo'y banal sa lahat ng uri ng ating pamumuhay, sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi pwedeng magkunwari, mga minamahal ko, papaano tayo makapaghayag ng kabutihan ng Diyos kung mismo ang ating sarili, we need correction. Yung correction po para dun sa gumagawa ng mali. Pero kung ikaw ay righteous sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang sabi po ng banal na kasulatan, if you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Yun ang sundin natin, magkusa at maging masunurin sa salita ng Diyos sa lahat ng bagay at ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa huling talata, 1 John chapter 4, verse 4, ye are of God, saith the Lord. First book of John chapter 4, verse 4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world.
Unang Juan, Kapitulo 4, Versikulo 4. Kayo'y sa Diyos, mamunti ko mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kaysa nasa sanlibutan. Amen. Amen. Praise the Lord. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. So tayo po mga minamahal ko ay more than conqueror in the name of our dearest Jesus Christ. Wala pong talo ng Kristiyano dahil paglalaroan tayo ng Diablo. Greater is He that is in you, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, when the Holy Ghost will come upon you, you shall receive power. At wala pong kapangyarihan si Satanas. Behold, I give unto you power to tread on serpent and over the power of the enemy, saith the Lord. Rejoice not in this. Natalo na ng Diablo. Huwag niyang lubos na ikagalak daw yun. Ang ikagalak mo, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Mga minamahal, pag face to face, makita mo ang himala ng Diyos. Talagang iiyak ka sa kagalakan. Last Wednesday, may emergency case po. Sa isang lugar, nag-request ang ating mga kapatid. Pinuntahan ko po. Immediately, pag sinabing emergency, mabilis ka. Huwag kukupad-kupad, mga minamahal ko. Dahil baka abuti ng kamatayan yung kapatiran. Naghihingalo na po siya. May oxygen. Balak nilang dalhin sa ospital. Ang sabi ko, ang ating dakilang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Tama, hindi ka gumagamit ng gamot. Pero, yung tangke dyan, gawa ng tao yan, may bayad. Pinupurify nila. In these last days, polluted na ang mundo. Ngunit pag ikaw na anak ng Diyos, hindi tayo exempted sa mga, hindi tayo mapapahamak sa mga lason na yan. Tayo exempted. Patotoo ako. Buhay ang Diyos. Sabi ko sa kanya. Ang isa sa mga baguhan nating kapatid, lumabas sa ospital. Iniwan ang oxygen. Iniwan ang lahat, pati yung mga nebulizer niya. Dumalo sa dako ng luneta. Nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Eh hanggang ngayon buhay eh. Lahat magsabing praise the Lord. Wala siyang baga, sabi ko sa kanya. At sabi ng doktor, huwag ka nang babalik dito. Dahil alam mo na ang mangyayari. Waiver. Yan naman ang pinaka-the best na gagawin ng tunay na Kristiyano. Waiver. Bahala na ang Diyos sa akin. Pagbalik niya ron, may dalang leaflets. Humahayo. Sabi ng doktor, ikaw ba yung ano? Opo. Yung mga doktor nagkakasakit din palala. Tulala. Pati po yung gwardiya. Ay sabi niya, magpapanyaya po. O sige, halika. Dahil marami ditong namamatay sa karamdamang COVID. Pagbigyan ka na namin. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa ating beloved sister, bago ka namin ipag-pray through the prayer ng ating dearly beloved pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, yung oxygen, hindi bawal. Eh, yun ang faith mo eh. Yung gamot, hindi bawal, pero wag naman. Wag niyong maliitin ang kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal, sa inapuspos, sa pangunang panalangin na ating minamahal, ginagalang na pastor, siya mismo, tinanggal niya yung oxygen, wala palang kabuluhan ito. Mga minamahal ko, pagkatapos nun, napuspos siya ng banal na espiritu. Siyempre nakakatakot, baka bumigay. Pero hindi po, pag sumayo ang banal na espiritu, sasabihin ng Diyos, fear not my child, ako'y sumasayo. Pagkatapos nun, maya-maya, ayun na, tumayo na, kumain. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung masaksihan yun ang face to face, yung mga ganyang himala, talagang pasalamatan mo ang Diyos. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal ko. Kaya nga, sa bawat isa sa atin, sinasabi po ng banal na kasulatan, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangapapatay ng kaluluwa, kundi
bagkos ang katakutan ninyo, yaong makapupuksa ng sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sa Diyos tayo magkaroon ng lubos na takot. Mga minamahal ko, at papalitan niya ng katapangan yan upang sawatain, labanan ang lahat na masasamang bagay at tinitiyak natin laging nagtatagumpay ang mga tunay na anak ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord! Tayo pong lahat ay tumayo, umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Awitin po natin na fear not, my child. Habang ibinibigay ko pong buong pagkakataon sa ating beloved ko preacher, Hillcrest. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ko preacher, Barjo. Amen. Salam. Sa ating iniibig ng mga baguhan, mga bisita magiging sa ating beloved webcast viewers, ngayon pong araw ng kaligtasan, ngayong araw ng pagtanggap. Huwag po kayong mahiya, tangi po ng formal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At habang ating inaawit, papuring awit nito, gawin natin panalangin. Sing it with understanding. Amen. Praise God. Dito po sa harap po kay Maya, may inibig ko. In myself, I feel alone. Hallelujah. Then was afraid to try once yes, more. Lord. The fire my soul had fled. That's when Jesus came and said, oh, hallelujah. Spirit gives the strength you need. Purihin ka muna, to raise you up into succeed. Itas po ating mga kamay, mga inibig. At minsan pa natin papurihan, pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Fear not, my child.
bilang tayo mga anak ng Diyos, wala pala tayong dapat ikatakot, mainibig. Ano mang kaganapan na dumarating sa mundong ito, mainibig ko. Ang mga tunay na anak ng Diyos na naglilingkod ng pangkatapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga pagsubok, maging sa kamatayan, wala tayong dapat ikatakot, mainibig ko. Sabagat kailanman hindi tayo iiwan, hindi tayo mababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan siya lagi sa atin sa doktrina. Nandiyan lagi yung pinakikita yung nagiging pag-ibig sa mga sa atin. Ang gagawin naman po natin, mga inibig, kung maglikod tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Serve the Lord with fear and trembling, mga inibig ko. Ang ikatakot natin tayo magkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa isip kung paano mo tayo magkasala. Kaya habang tayo magpuri, mga inibig ko, misan natin pasalamat na pati pinakamahal na Panginoon. Ipaabot natin ang kinang pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon sa Kristo ng buhay na ibibigay natin sa ating Diyos sa buhay hanggang sa kanya na namin na magkabaling. Hallelujah! Patuloy natin siya mapurihan, mga inibig ko. Ipaabot natin ang kinang pasalamat sa ating mahal na Panginoon na tayo itong pinagpala sabagat ngayon tayo itong pastor ng ating kaluluwa, itong pastor ng ating mga kaluluwa ng inibig ko na nalang na araw-gabi nagsakripisyo upang ikaw tayong lahat ay magkaroon kaligtasan at magpanampun na walang gang. Hallelujah! I'm with you always. I know every pain and every tear I see. Yes, Lord. Na brother kanina, pangungusap mula sa ating mahal na Panginoon na malapit na siyang babalik. Ang sabi niya, magpakainit po ang bawas sa atin. Huwag niyo tayo manghihin na manglulupay-pay. Kung ikaw nagpapakainit, magpakainit ka lalo, mga inibig ko, sabi ng mahal na Panginoon. Sapagat kung tayo madatna ng Diyos, kawawa, mga inibig ko, ang maiiwan, mga inibig. Kaya maglingkod tayo ng pangkatapatan, mga inibig ko. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, kayo itong pinagpala ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Meron pong apat na susi ng kaligtasan upang makatiyak po kasi sa buhay na walang gang na pinangako ng ating mahal na Panginoon. Unang-una po yung pananampalataya sa nag-isa Diyos ng buhay. Na ang pananampalataya po yung nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Napakinggan nyo kanina ang mga patutuo, ang ebanghelyo ng kaligtasan, umusbong ang manitampalataya sa inyong puso. Yan po yung magagamit sa nalalapit na pagkabalik ng Diyos. Pananampalataya, hindi pa nakita sinampalatayanan mo. Diyan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. At kung wala kang pananampalataya, kailanman hindi ka kalulugod ng Diyos. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakalasya ay sumampalataya ng isang Diyos na siyang tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Kaya napakalaga po yung pananampalataya. Pangalawa, yung mga Diyos sa pagsisisi. Sabi naman, Biblia, lahat ang tayo nang nagkasala at walang umabot sa kaluwaan ng Diyos. Walang isang matuwid, wala.
So paano tayo maging matwid sa harapan ng Diyos? Kinakailangan ng pagsisisi ng tao sa puso. Pag nagsisisi ka, huwag mo nang babalikan yung dati mong ginagawa. At pag umamis sa mga bagay na yan, kailangan ganapin mo yung pangatlong reglamento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi sa Gawa 28, magsisisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagkapatawad ninyo mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po'y nilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat ang problema sa lunin kasama nilubog sa tubig. Pag-ahon mo na iwanin doon lahat, isa ka ng born again kasi ang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa Roma 5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iiwan mo na yon. Ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa iyong patuloy na paglilingkod, pananatili at pagsagawa ng kanyang mga kalooman, ibibigay ng mahal na Panginoon yung pang-apat. Sila po magbibigay nito sa iyong patuloy na paglilingkod. Babaptiswa ang kanyang banal espiritu. Sabi sa Roma 8, ang sinumang taong walang espiritu ng Diyos, walang espiritu ng Kristo sa kanya. So paano kayo magkakaroon ng espiritu ang ating dakilin sa buhay? Kinakailangan ang inyong pananatili, pagpapatuloy at pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating ibigay mga baguhan, mga bisitin natin ngayon, mag-isa ating beloved webcast viewers, pakitaas po niyong dalawang kamay. Ipikit na po niya yung mga mata at mula sa inyong puso, gayahan niyo po aking panalangin sa sambitin kasama ang taos pusong pagsisisi sa ating dakilang Diyos. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula ng aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at Tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At ang ako maglilingkod sa iyo, iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangalan dalangin ng taong nilangasan. Aming minamati na gano'ng Pastor Evangelista, Wilder Almeda, and the Prophet of God sa aming iniibig ng mga kababayan natin sa harapan, maging sa aming beloved webcast viewers na tumanggap sa iyo sa oras ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalang dugo na umago sa krusang Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging kanilang loved ones at yun rin pong simulain ng kanilang marubrub na paglilingkod si O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang isang sagwa, panampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, isagawa niyo po yung pangatlong ang baptismo sa tubig sa pangalan ating pinakamahal na Panginoon. Huwag na huwag po kayong uuwi na hindi po na magpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sapagkat kung kayo uuwi na hindi po na magpabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyong mapatawad ng Diyos ninyong kasalanan, ayaw niyong gagaling niyong karamdaman, ayaw niyong mawalan yung mga problema. So, bakit sa pag-uwi niyo mamaya, isagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay, isang tsak na bagay. Pag-uwi niyo mamaya, baon-baon niyo ang kapatawaran na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus Kristo, ang kagalingan, karamdaman, katotohanan yung mga problema. Amen, praise God. At sa inyong pagpapatuloy, ibibigay po ng mahal na Panginoon yung pang-apat. Siya na po magbibigay nito, babaptism yung kanyang banal na Espiritu. Amen, praise God. Bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan at mga ating Ama sa langit. Kaya sa ating mga prayer for the sick, sa ating mga Panginoon, kung binibay ang butang sa at lahat ordinary preacher, Brother Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Hill. Magkaisa po tayo, mga minamahal, na dumalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan. Manalangin po muna tayo ng pagsisisi. Dakila po namin Diyos sa mga pinanin sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin na aming kagalang-galang na malapastor, Evangelist Valdez, Brother Almeda, kami po ay humingi ng kapatawaran, lubos na nagpapangko, nagsisisi, malapay no, sa mga kami nasumpungan, sa lahat ng ngayon pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang sa imkautosan, patawarin mo po
po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, mala Panginoon. Amin po may isagawa lahat mong kautusan, mala Panginoon, at maging handa sa dakilang araw na iyong pagbabalik at magamit po rin po kami, mala Panginoon, sa iyong malawak na gawain sa pagligtas ng napakaraming pangkaluluwa sa pangunguna po na amin na maginigal magulang sa 11 children at amin na alis in dakilang pasasalamat, lubos sa pasasalamat, nagsugo ka ng totoong mong propeta, amin na maginigal mala pastor kabalikat, amin na maginigal stand pastor and of the children, mala Panginoon ang aral ng buong katotohanan, mala Panginoon at haluyo pang tamasahin po namin ang totoong pinagpalang buhay igit sa lahat ang buhay na walang hanggan ang patuloy na kalakasan, mahamang buhay na amin na maginigal mala pastor and all of the children at lahat ng binubuhos mong pagpapalang spiritual, physical, material pagpapala para sa kaligtasan ng buong mundo sa magitan ng ilang isang ebanghelyo ng ebanghelyo ng kaligtasan, mala Panginoon. Lubos mo namin pinasalamatan ang balanggang pasasalamat sa iyo, mala Panginoon. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin niyo banal ang pangalan. Mami na mahal, ilihans po natin at mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isip po natin ating minamahal, ginigal, mahal pastor, naglihans po sa bawat isa sa atin. Magingin sa lahat ng ating mga labwas, kung ano mang karamdaman, ito sila, mga problema, minamahal, i-cast out po natin sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, dysmenism, murder, problems, financial problems, addiction, poverty, unbelief, and doubt, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, sex, materialism, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin ang ating mga Panginoon. Salamat po, mga Panginoon, sa katugunan po sa lahat ng ay mga dalangin. Bilang pasasalamat sa ating mga Panginoon, minamahal, na lahat ng ating prayer request, tinugunan ang ating mga Panginoon, simulang kaparaanan, mga minamahal, magitin po natin buong kalakasan, mga minamahal, galing sa ating mga puso, ang amilyan tayo sa pagpupuri sa ating mga Panginoon, ang katagang hallelujah, praise the Lord. Sabay, luksong mga minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. We love you so much, oh Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Purihin ang ating mahal, Panginoon. At tayo mga pwede tako sa ating pronouncements, mga mahal, to our beloved, ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. God bless you po, brother preacher, brother Ralph Blanco. At mga minamahal, muli po sa ating po mga mahalaga announcement naman po, mga minamahal, patuloy po ang panyaya po mula sa ating minamahal at ipong buting pinagpipitagan ng ating ginagalang mahal ibagnista po na ating dearly beloved and honorable Pastor Wilde Elmer Olavigat sa Ansem Prophet, the whole beloved family po, mga minamahal, sa lahat ng mga Kristiyano. Sa inyo po ay minamahal mga webcast viewers, patuloy niyo pong subaybiyan ang ating pong Central Livestream. You are being watched, mga minamahal, through FB page, JMCM Central Livestream at sa pamagitan rin po ng YouTube, mga minamahal, JMCM TV Wednesdays, Fridays, and Sundays po, mga minamahal, 1 p.m. po up to 6 p.m. po Wednesday and Friday po. Tuwing Sunday naman po, yan po yung nag-start po ng 10 in the morning, 10 a.m. up to 4 in the afternoon po through FB page and through YouTube channel po natin na mapapunod nyo po. Patuloy ko po yung sumabay-bay upang kayo po ipatuloy po na biyayaan ng ating dakilan Diyos. At mga minamahal, meron po tayong TV program. Yan po ay, mga minamahal, Yan po ay sa araw po ng Sabado, mga minamahal. Last week lang po yung ano yung Sunday dahilan sa whole yung tinatawag na Holy Week po. Last week lang po yung ano yung Sunday. Pero ngayon po it's resumption, it's tomorrow, mga minamahal. Bukas na po Saturday, back to normal na po. Sabado na po, April 23. Lagi na pong Sabado ang Jesus Miracle Crusade. Ang ating pong TV program, nag-start po yan 10:30 p.m. up to 12 midnight. On and off our ating pong TV crusade sa PTV4, mga minamahal. At ganun rin po, mayroon po tayong mga linya ng telepono po natin naka-flash sa mga screen ninyo. Mga 8372-9194 and 8375-1140. Jot down nyo po upang kayo po yung makatatawag. Anytime po, mga minamahal, available po yan for 24 hours for prayer and counseling po. Ating po website, www.jm.com
cm.org, mga minamahal. At ito pong radio program, ang Jesus Miracle Hour. Ito po ay nightly, Mondays through Saturdays, 11 p.m. to 12 midnight, 1.5 hour. At ito pong radio program sa DZME, sa Radyo 1 po, 1530 po, 1530 kHz. Inbound on your radio dial. Sa tapos na ating pong pagbibigay, mga minamahal. At ito po mga tithes and offerings, at ito po mga pledges, mga vows, maaari po, dyan po sa ito po church bank account, naka-flash po yan. Yan po ay sa Banco de Oro, BDO, Favor Bronze. Ito po ay isa pang savings account, SA. At ito po ay minamahal, naka-flash po yung mga, yung po mga, yung mismo nga numero po, the account number, ang pangalan po yan, the name of that, of this savings account is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or JMCM, or JMC po. Yan po yung nasa database po ng video po. Savings account number 000-000-390-26-8577. Walang kasinsaganang biyaya mula sa ating pong mahal na Pinoy, sa mga nagtatapat, sa mga salat na mga Kristiyan. Tayo na lang po tumayo. Kindly po, tumayo na po tayo habang atin na pong binibigyan lahat ng panahon for our closing prayer. Narito na po ating minamalang kapatid, beloved brother, Yufel Mangan po, my beloved co-preacher. Purihin naman ang Panginoon. God bless you po. Beloved and praised, beloved Carlcon. Tayo sama-sama na magpasalamat sa ating Diyos sa buhay. Dakila mapagpalang mang banal na makapasiyat mo, Panginoon. Siya ng panalangin ang aming kagalang-galang na beloved Pastor Almeida in time prophet of loving God. Kami mga Panginoon nagkakaisinag, pupurit, papasalamat sa tagumpay na iyong mga balagawain sa araw na ito, mga Panginoon. Maraming salamat din sa iyong mga Panginoon sa paglangis mo sa bawat sigto balagawain, mga Panginoon. Higit sa iyong balala salita rin ng mga ngaral, mga Panginoon. Matamis mo, balala presensya, mga Panginoon. Hallelujah. Mga Panginoon, pagpalain mo din, mga Panginoon, mga gamang kursada sa araw ng bukas, mga Panginoon. Ikaw ang magligtas na maraming kaluluwa, mga Panginoon. At sa aming paghiwalay sa hapong ito, mga Panginoon, kami pagingatan mo, mga Panginoon, na makarating ang bawat sa amin na malati sa aming mga tahanan. Maging sa may mga sakyan, ingatan mo sila, mga Panginoon, sa lumi pastor. At pagpalain mo kami lahat hanggang sa iyong pagbabalik, pangawakan mo kami sa pangalan ni Jesus. Dito ang aming samot na langin. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yeah.
at your word and heed my seeds. You are the Lord, my healer. You set your